Hello po sa inyong lahat mga kabababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Habang tayo ay nag-iintay ng Super Grandmaster Elite Tournament, ay atin munang alalahanin ang mga hindi makakalimutang chess classics na laban. Ito ay mula noong World Chess Championship 1972 sa Bakbakan between former world champion Boris Spassky ng Russia versus former world champion Robert James or Bobby Fischer ng USA. Ayan. So ito ay game number 3. Sa pagkakatanda ko po, na-analyze na natin yung game number 1. So paki-review nyo na lang sa ating mga videos. Talon tayo dito sa interesting game na game number 3 dahil ito po ay requested ng ating mga minamahal na subscribers. Okay, so ang format nito ay standard ang time control at best of 24 games. Ibig sabihin, sa match nila, kung sino ang unang maka 12.5, panalo na. Yun po ang best of 24 games. Okay, so tinan na kagad natin ang bakbaka na ito. Spassky played d4, Fischer played knight f6, nag c4, e6, knight f3, c5. Ayan, pwedeng mauwi sa Benoni. Nag d5, e takes d5, c takes d5, at dito nag d6, knight c3, nag g6. So ito yung tinatawag natin na Benoni defense. Nag knight d2. Interesting ang idea para maka e4 kagad, magkaroon kagad ng good control sa center at para maka knight c4 na rin. So yan ang kainaman nung knight d2 ililipat sa c4 para may pressure kagad sa d6 pawn in the future middle game. Ang ginawa dito, nag knight bd7, tuloy lang sa pag-develop. Nag e4 para bigyang daan naman ng development ng light squared bishop. Ang ginawa dito, yan, nag fianchetto na, nag bishop g7, nag bishop e2, nag-castle, nag-rook e8. Ayan, so hindi pa basta-basta maka-knight c4 kasi nga may pressure pa sa pawn sa e4. Nag-queen c2. Ayan, so para may depensa na, extra protection, at malaya ng makaka-knight c4 mamaya. Ang ginawa dito, knight h5. Interesting. Grabe ang knight h5 na yan. Si Fischer lang ang gumawa niya noong araw. Oh. Ang idea, syempre, may mga pang-ilang na knight f4. At dito, tempting talaga na ang sarap capturing ng bishop. Yan nga ang ginawa ni Spassky. Kinapture, tipong parang wasak na ang shield. Yun nga lang, dahil sa kapangyarihan ng fianchetto bishop, safe pa rin ang king sa g8. Ang ginawa dito, nag-knight c4, inatake ang pawn sa d6. Nag-knight e5, ayan, para ma-neutralize naman yung malakas na knight na yan. Nag-knight e3, umatras muna. Ano idea? Para mamaya, mag f4, pitikin yung knight, then kapag wala na yung knight, babalik uli sa c4, may mga ganong idea. Then nag queen h4, ayan. So dito, hindi pwedeng magpatumpik-tumpik lang si Fischer, hindi niya makompensate yung pangit na pawn structure niya sa kingside. Otherwise, dihado siya sa position, kasi pangit na yung h5 pawn eh. Nag bishop d2, tuloy lang sa pag-develop, pero dito, mainam daw ay f3 lamang. Para walang lundag ng knight g4, ayan, solid-solid, waiting-waiting lang kumbaga. Okay, pero dito balik tayo, nag-bishop dito, simpleng development lang, nag-knight g4, ayun, naka-timing dito ng maganda si Fischer sa knight g4. At dito, nag-knight takes g4, h takes g4. So, imbis na double pawn kanina, ngayon, pag-capture, wala ng double pawn. And then, nag-bishop f4, inatake ang weak pawn sa d6, nag-queen f6. So, depensa na, meron pang counter. At dito ang ginawa, nag-G3. So, yan daw ang alanganin, mapanganib daw o risky yung tirang G3 na yan. Mas mainam daw dito ay mag-bishop G3 na lamang. Ano idea? Halimbawa, talagang i-welcome ang black na, sige, mag-H5 ka para mag-H4, tipong makukulong ang bishop pero meron daw palang knight B5. Sakto pa rin naman, aatakihin ang pawn sa d6. At pagpalagay nating rook d8 para depensahan ng pawn sa d6, meron lamang malakas na f3. Ayan, agaran kagad yan. So, hindi basta-basta maka-h4 dito black kasi nga kakapture sa g4, magkakaroon ng discovered attack sa queen sa f6. So, okay ang puti dyan, malakas. Pero ang ginawa kasi ni Spassky, nag-g3 siya, nag-bishop d7 lang si Fischer. Ayan ang idea, mag-b5 na, and then para maiwasan na rin yung lundag ng knight b5 at ma-attack yung pawn sa d6, ang ginawa dito nag-a4, okay, para pigilan yung coming b5, nag-b6. Ano idea? Para maka-a6, then b5. Kahit na hinay-hinay lang, basta ma-achieve ng black yung magandang formation of attack na yon. Kasi dito, hindi pwedeng, ano eh, halimbawa, mag-a6 para diretso b5, wala, mag-a5 lang eh. Magkakaroon lang ng butas sa b6. Di naman pwede mag-b5, may en passant capture. Diba? So kaya dito, hinay-hinay lang si Fischer, nag-b6, nag-rook fe1, nag-a6. Ayun, ang ganda. Tapos mag-b5 na. So walang a5 dito. Kung mag-a5 man, diretso na b5. Ang ginawa dito, nag-rook e2, nag-b5. Ayan na nga. Na-achieve na nga ni Fischer ang mainam na pampressure sa queenside. Nag-rook a1.
hindi na nag-aksaya ng panahon si Spassky dyan, gusto niya mag-concentrate sa sentro, then dito nag-queen g6, good move. Hindi basta-basta makapush ng e5 kasi nga may exchange pa sa queen sa c2. Ang ginawa, nag-b3 muna. Ayan, hinay-hinay lang muna. Rook e7. Ito na yung moment ng kinakailangan matyaga sa mga islog-islogan. Hindi dapat mainip, talo-inip talaga. Ang ginawa, queen d3. O, tingnan nyo, di ba? Unti-unti lang yan, pero may pressure yan. Ayan, dinagdagan ng pressure sa b5, then nag-rook b8. Ang gusto kasi ni Spassky dito, si Fischer ang kumapture dito sa a4 eh. Eh, papangit na. Pag nag-b takes a4, then b takes a4. So, wala, mainam pa rin talaga yung may b5 tsaka c5 eh. Mas maganda ang itsura no. Kaya dito, ang ginawa ni Fischer, nag-rook b8 para ma-maintain yung napakagandang istruktura na yan. Then, nag-a takes b5, nag-b4. Ayan, interesting yung b4. Pamigil naman para wala namang b4 ang black. Ang ganda rin yung b4. Then, napilitan si Fischer na mag-c4. Bakit? Kasi kung kakapturein lang ang pawn sa b4, wala, mag-ano lang, knight a2 lang eh. Makukuha din naman yan eh. Tapos pag nakuha yan eh, mawi-weak yung b-pawn. Diba? Hindi naman pwede mag-push, may queen. So, mainam ang puti dyan. Kaya dito, mas pinili na lang ni Fischer ang mas long-term na mapakinabangan talaga. Nag-queen d2, nag-rook b-e8. Ayan, concentrate naman dito sa e4, nag-rook e3. So dito, give up na talaga si Spassky sa e4 pawn niya eh. Kasi kung tutuusin, di ba, tagpas, babagsak na yung pawn sa e4 eh. Ang ginawa dito ni Fischer, nag-h5 muna. Pero actually, pwede na raw ito. Bishop takes knight na raw kagad. Pag queen takes c3, then rook takes e4. Pwede na raw. Rook takes e4, rook takes e4, rook takes e4, queen takes e4. Ang pag-asa na lang dito ng puti, makapanggulo-gulo. Kagaya niyan. May queen f6, mga panghalaw-halaw na queen d8 check. Tagpas sa d6, may mga check-check. Pero ang gagawin lang daw dyan ay bishop f5. Nananatili pa rin lamang dito ang black. Okay, pero at least may panggulo-gulo na. Ayan, so pwede na raw yan directly yung bishop takes knight. Pero ang ginawa ni Fischer, naghinay-hinay muna, nag-h5, nag-rook 3e2. Samantalang si Spassky naman ay waiting-waiting na lang. Sige, tagpasin mo knight ko. Parang ganon. Nag-king h7, nag-rook e3. Ayan, no? Abang-abang na lang. Nag-king g8, nag-rook 3e2. Ayan na, sa inis ni Fischer, sige. Parang wala na mangyayari. Nag-queen takes c3. Rook takes e4, rook takes e4, rook takes e4, rook takes e4, queen takes e4, and then nag-bishop h6. Nako, grabe, deadly ang idea. Mamatyasin sa g7, ang ginawa nag-queen g6. Depensa na sa kaming matyas, may pang-neutralize pa sa bishop sa h6. O matras, bishop c1, whoop, lilipat sa b2, uunahin ng ulo. So nakaka-pressure ngayon, inunahan na ni Fischer. Nag-queen b1 para di makagalaw kasi nga nakapin. Yan ang mabigat dyan. Queen b1, good move, napakalakas. Nag-king f1, nag-bishop f5. At dito lumabas ang evaluation, decisive advantage na for black. Ang ginawa dito, nag-king e2, nag-queen e4 check. Ayan, daming pang ilang ni Fischer. Oh. Nag-queen e3, nag-queen c2 check. Nag-queen d2 humarang, nag-queen b3. Ayun lang. Nilaro-laro na yung mga pam-pressure. Pam-pressure yan eh. May mga check sa f3, di ba? May push ng c3. Nag-queen d4 at dito, pakigess nyo po, ang huling tirang ginawa ni Fischer na pa-resign si Spassky. Bigyan ko po kayo ng kaunting segundo para ma-pause at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawa ay bishop d3, good move. Nag-resign na si Spassky. Bakit? Alamin natin. Halimbawa kung pumunta sa e1, ito daw po ang gagawin. Mayroong queen takes b4 check, king d1, queen b3 check ulit. Then king e1 ha, hindi kasi pwede dito eh. Halimbawa kung magkiking d2, may queen c2 lang eh. Eh, lilipad na yung bishop sa c1. So kahit papaano king e1, medyo may pahipahirap pa. Then b4. Okay, uunti-untiin lang pala, hopeless na rin pala dito ang puti. Hindi kasi pwede nga halimbawa mag bishop h6 para may pangiliti sa g7. Wala, may direct ano kagad, may direct queen b1 check kagad eh. May ganyan kagad eh. So pagpalagay natin, bishop h6, yan na lang ang chance niya para makagulo-gulo. May queen b1 check eh. At kapag nag-king d2, mayroong queen c2 check. Pag nag-king e3, mayroong queen c1 matchas. Wala na rin talaga, hopeless na rin. Kaya dito, pag bishop d3 check ni Fischer, nag-resign na si Spassky. Yan po ang ating napag-aralan ngayon dito sa klasikong laban na ito na talagang tumatak sa buong mundo. Talagang hindi malilimutan ng mga classical players ito.
Ayan, maraming salamat po muli at sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo po ay mayroong mga suggestions and comments, comments nyo na lang sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.